Nice day ngayong araw mga kap, dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Ito palang ipapatato ni Sir Ray pangalan ng kanyang anak. Tapos nagpalagay siya sa ilalim ng birth month. Dahil na-stencil na natin, i-ready na natin yung mga kailangan natin gamitin. At pahigain na rin natin si Sir para maumpisahan na natin. Let's go, umpisahan na natin to. Dahil first time lang daw magpapatato ni Sir, bibinyagan na natin si Sir at bibigyan natin siya na magandang first time. Ayun nga, at inuumpisahan na natin kamutin sa parting baba. Sila Sir pala daw ay matagal nang naghahanap ng tattoo artist dahil nakaraan pa nangangati yung braso niya na matatuan. Shoutout din pala sa nagpapunta kila Sir dito sa studio natin dahil nakaraan pa nga daw nangangati yung braso niya para magpatato. Kaya ngayong araw ay matatatuan na natin si Sir. Dahil first timer nga ni Sir na magpapatato, hindi naman ganun kalaki yung pinili niyang design. Ang kulit nga din dahil bukod pa doon, nagtatatuan pa lang kami ay nag-iisip na si Sir kung paano niya mabubura yung tattoo niya. Tatuan pa lang iniisip na ni Sir kung paano niya mabubura yan. Ang kulit dahil magpapatato si Sir tapos buburahin din pala. Kaya rin pala tinatanong ni Sir dahil balak daw niya mag-Canada. Dahil may mga kamag-anak din pala si Sir doon. At bukod pa doon na rin niya gusto mag-work. Kaya pala natanong ni Sir dahil balak nga daw niya mag-ibang bansa dahil first timer nga lang din niya na pumunta sa Canada. Hindi niya alam kung pwede o hindi. Kaya kung sakaling hindi man pwede, at least inaalam na niya kung paano mabura yung tattoo niya. Sino din ba dyan yung mga nakapunta na ng Canada? Baka pwede niyo naman i-share kung pwede o bawal doon yung tattoo. Para din sa kagaya ni Sir na first timer lang na pupunta ng Canada. Marami kasing nagsasabi kapag pupunta daw ng ibang bansa, kailangan daw kasi ay walang tattoo lalo na kung first timer. Pero pag matagal ka na at pabalik-balik ka naman na ng ibang bansa, ay pwede naman na daw yung tattoo. Sino ba yung mag-a-agree doon o nakadepende talaga yon sa pupuntang bansa? Isa rin kasi yan sa mga pinoproblema na mga gustong magpatattoo pero may balak magtrabaho sa ibang bansa. Hindi muna sila nagpapatattoo kasi nga baka bawal nga daw. At baka madelay pa at hindi na sila makapunta sa ibang bansa. May mga kapatid kasi talaga tayo na mga gusto rin talaga magtrabaho sa ibang bansa. Kaya kahit na gusto nila magpatato ay nadedelay talaga. Pero para sa akin bilang tattoo artist, mas mainam na wag muna kayo magpatato kung may mga plano at may mga bala kayo sa buhay. At bawal yung tattoo sa mga pinaplano nyo sa buhay. Pero pag dumating na yung araw na pwede na at gusto nyo na magpatato, pwede rin kayo bumisit dito sa studio natin at kontakin nyo lang itong page natin, si Kap Jason. At sa mga gusto na magpatato ngayon, pwede ka mag-comment o mag-iwan ng mensahe. At dahil 2024 na, deserve mo nang magpatato. At kung matagal mo na binabalak magpatato, ito na yung taon na yon at ito na yung panahon para magpatato ka. Halos karamihan na ng tao ay may mga tato na. Kahit artista o matataas na opisyal sa mundo. At kahit simpleng mamamayan ay may mga tato na talaga. Hindi na natin mapigilan at hindi na natin mabilang yung mga nagpapatato. At kinakahiligan na ng mga karamihan na magpatato. Kaya huwag ka na magpahuli. Gayahin mo na to si Sir kahit na alanganin magpatato pero gusto magpatato at nagpatato pa talaga. At iniisip na lang niya kung paano mabubura kung sakaling bawal sa gagawin niya or sa mga pinaplano niya sa buhay. Alam mo na yan, malaki ka na, bahala na sa buhay mo. Pero pag gusto mo talaga magpatato at dun ka magiging masaya, gawin mo lang. Huwag mo limitahan yung sarili mo para maging masaya. Kung sa simpling pagpapatato lang yung gusto mong gawin. Na pala, highlights na rin pala tayo. White ink para sa pinali. Bali nga nagsuggest na lang din si Sir na yung pangalan na lang yung lagyan namin ng white ink. Buti nga din nalagyan pa natin ng konting highlights. Alam naman natin, ayan talaga yung inaayawan yung white ink pag nilalagyan na natin. Kaya nga yung iba, bihira na lang natin lagyan ng white ink or konti na lang yung nilalagay nating highlights. Gaya ng kay Sir, yung mismong pangalan na lang yung lalagyan natin ng highlights. Bali yung ilalim yung numbers, hindi na natin lalagyan ng highlights. Dahil first time nga lang din magpatato ni Sir, okay na yan. Dahil medyo masakit na rin kasi talaga yan. Hindi naman dahil sa ink yun, yung kadahilanan talaga nun dahil napahinga na yung bala tapos dadaanan ulit yung parteng gilid kaya medyo masakit na dahil may sugat na nga. Ayun na nga rin yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Ayun na nga yung pangalan ng anak ni Sir at birth month sa ilalim. First time nga lang niya magpatato. Kaya para sa tattoo ni Sir, nice!